I want to be the one who's nursing him kapag may sakit siya. Gusto ko ako. Ako din na magtuturo sa kanya kung paano magbasa at magsulat. Pati pagpasok niya sa school. Gusto ko ako magpreprepara ng kanyang baon at ako maghahatid at sundo sa kanya. I want to feel his hugs every day. I want to hear him call me mama or mommy. I'm not an animal, Renz. Na kapag gusto mong kunin ang anak ay hindi malalaban at masasaktan. Aso nga, nangangagat kapag ramdam niyang may threat sa baby at umiiyak kapag inilalayo ito, ay paano pa kaya ang tao? Paano ako? Ibinaba ko ang tingin dahil sa sobrang takot na marinig ang sasagot niya. Inihanda ko na ang sarili ko sa posibleng masasakit na salitang maririnig ko mula sa kanya. Alam kong sasabihin niya na huwag akong magpapadala sa nararamdaman ko. That we should stay mutual dahil binayaran niya naman ako. Then love me. But all my expectations suddenly were shattered into pieces when I finally heard his answer. Muli ako napatingin sa kanya at blanco expression sa mukha. Tila sandaling tumigil sa pagpintig ang puso ko. I could read in his eyes the passion and the desire when he gazed and started talking to me. Love me. Hindi kita pipigilan. Hinawakan niya ang baba ko at mas lumapit ang mukha niya sa akin. Love me. At susuklian ko rin yun ang pagmamahal. I will not annul our marriage kahit ibigay mo ng gusto ko. We'll stay living like this hanggat kailan natin gusto. We will look after our child. Hindi ko siya ipagkakait sa'yo. Love me. And I promise, I will be forever true to you. Lahat ng gusto mo ibibigay at susundin ko. Love me. And I will never hurt you. Ikaw lang ang babaeng itatatak ko sa isip ko at hindi ko hahayaang may makakasira sa atin. Mahalin mo lang ako. Ako nang bahala sa lahat-lahat. Renz, para kong napipisa lahat ng kanyang sinabi. Totoo ba ang mga narinig ko? Hindi ba iyon isang panaginip? You heard it right at walang halong pagsisinungalin iyon, Janella. So please, let's stop this drama. Dahil parehas lang din tayong nahihirapan. Nakakapagod ang paulit-ulit na ganito. Renz, I love you. He kissed my forehead. And I want you to believe that. Nang makatulog si Janella ay maingat ko siyang inilapag sa kama. She's fallen asleep in my arms matapos ng mahaba-haba naming konbersasyon. I don't wanna believe you. Umiiyak pa rin pahayag niya. Marahan kong pinahid ang mga luha sa kanyang mata. Trust me and you'll know it's true. Masuyo kong bulong sa kanya. Itinaas ko ang baba niya at inangkin ang kanyang labi. Hayaan mo muna kong patunayan iyon sa'yo bago mo kong husgahan. Pwede ba yun? Hmm? Mine? Mahirap kang mahalin, Renz. Maraming hadlang. Alam kong maraming hahadlang. At handa kong banggain lahat ng hahadlang sa atin. Janelle, just trust me and fall in love with me in the process. Handa kitang saluhin. Kinumutan ko siya at inayos pati ang pagkakalapat ng kanyang mga paa. Saglit ko pang tinitigan ang kanyang muka at paulit-ulit na dinampian ng halik sa mga labi niya. Akala ko talaga ay tuluyan mo na akong dinakasan. Ani ko pa sa sarili na nangihinahaplos na ang kanyang buhok. I'm going to bet my life on you dahil tanging sa'yo ko lang naramdaman ito. I have never said those words to any woman before. And yes, for me, they were like dolls na pinasusunod ko lang sa mga kamay ko. I never knew what caring and concern were about before. Ang mahalaga lang sa akin ay mapasaya ang sarili ko. And when the day na ayoko na, I would easily let go. But with this woman, who I was caressing her cheeks, iba ang aking nararamdaman. Umungot siya na parang naalimpungatan dahil sa ginagawa ko kaya itinigil ko na iyon. I wanted her to take a rest para marami siyang baong lakas bukas. Hindi nagtagal ay bumangon na rin ako. Hinagilap ang kanyang phone na nakapatong sa bedside table. Sa tingin ko, dito sa bagay na ito na naman nagsimula ang lahat. Tulad ng kung paano niya nalaman ang tungkol kay Kathy before. Somebody must have ruined her day again habang wala ako.
Kinuha ko saglit ang kamay niya para mabuksan ang fingerprint lock noon. Then I immediately click her messages dahil baka just like the last time, she had another combos with other women. Ngunit nang mabuksan ko na iyon ay malinis na malinis ang inbox na tumambad sa akin. Wala ni anumang combo at pati call register nito ay burado din. But instead na magpakakampante ay lalo lang ako napaisip. There must be something wrong kaya agad kong tinawagan si Kath para papuntahin sa suite. Sir? She knocked 3 times at the door. Agad ako lumapit at pinagbuksan siya ng pinto. Natanggal ko ng SIM card mula sa cellphone ni Janela at iniabot ito dito. I want you to dig something about that number. I want to confirm something. Find out who called and texted that number. Whatever there is, ngayong araw. Agad na tumango ang secretary ko. Okay sir, I will do everything para magawa agad ang ipinag-uutos niya. She left right after. Habang ako ay saglit pang natulala habang gulong-gulo pa rin ang isip. Naligo muna ako pag uwi, nagpaantok muna sa may minibar. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Nagisnan kong nakayakap pa sa akin si Janela pagmulat ng aking mga mata. Kaya simula pa lang ng araw ay masaya na ako. Maingat kong inalis ang pagkakayakap niya sa akin upang hindi siya magising. I put a smack kiss first on her lips bago ako tahimik na bumangon. I wanted her day to be beautiful as well kaya hahandugan ko siya ng masarap na breakfast. Lumabas ako saglit ng suite para bumili ng maaaring lutuin. May alam akong tindahan dito ng mga fresh na seafoods at yun ang aking dinayo. I bought half a kilo of salmon fish at mga gagamitin ko sa aking lulutuin. May isang dish akong natikman na talagang nagustuhan ko at hinanap ko pa talaga sa internet kung paano yun lulutuin. Napakasimple lang. It's garlic butter, salmon. Tulog pa si Janela pagdating ko. Ko dahil mahaba pang oras ko. Inuna ko isa lang muna ang kanin sa rice cooker bago ko sinimulan ang pagpeprepara para sa lulutuin ko. Buti na lang at kompleto ang gamit dito sa suite. Napapahampa ako habang nagluluto. Hindi naman talaga ako sanay magluto pero confident ako na magiging masarap ang resulta nito. Dahil bukod sa high standard quality ng ingredients na gamit ko, ay may kasama pa itong pagmamahal. Yeah, I love my wife. Nang matapos na ako magluto ay hinugasan ko pa muna mga plato at kubiertos na gagamitin namin. I pat them dry using a clean rug at inihanda ko na nga sa mesang aming agahan. At syempre, hindi ko nalilimutan ang 3 piraso ng red roses na binili ko rin sa labas kanina. Inilagay ko ang mga ito sa isang matangkad at payat na vase at ipinawasto sa pinakagitna ng mesa. Nang matiyak na all set na ay saka ako excited na pinuntahan si Janela. Dumamba ako sa kama at agad siyang pinupog ng halik. Good morning, mine. I whispered as I kissed her earlobe. This was one of the happiest mornings that I ever woke up to. Untok pa ako. Although she tried to resist me and pushed me away. Wake up, please. I prepared something for you. Sinubukan kong hanapin ang kanyang kiliti. Nilikot ko ang kanyang tagiliran. Ano ba? She said between her laughters. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka bumabangon dyan. Umibabaw ako sa kanya. Nakita ko lang maganda niyang ngiti ay parang nababaliw na naman ako sa kanya. Ramdam ko na naman ang pag-iinit ng aking katawan at ang unti-unting pagkagising ng natutulog kong alaga. Oo na nga. Babangon na po. Kunway napipilitan niyang sagot. Ngunit nang akma na siyang babangon ay siya naman pagtula ko sa kanyang katawan pababa. Oh, akala ko ba'y pinababangon mo ko? Nagtatakang tanong niya. Later, mine. I kissed her lips already. Heto na naman ako at hindi ko na naman kayang pigilan. I missed her all day, yesterday. Kagabi ay hindi kami nagkaroon ng pagkakataong gawin ito dahil sa nangyari. Ngayong umaga lang kami babawi. I love you, mine. Sinserong pahayag ko sa kanya. I undressed her at hindi ko na pinatagal masyado at agad na akong nakipag-make love sa kanya. When will you say that you love me too, huh? Tudyo ko sa kanya. Now, Renz. Now. Can I hear it? Yumakap siya na mahigpit sa akin at ako naman ang pinupog ng mumunting mga halik sa labi. I love you too, mine. I love you. You cook this? Hindi makapaniwalang tanong ni Janela nang ipresenta ko na sa kanya ang luto ko. Yup,
I cooked that for you. Sinubuan ko siya ng isang kaperaso ng salmon at para ipatikim sa kanya. The astonishment I saw in her eyes said it all. Oh my God, I love it! Namimilog ang mga matang bulalas niya. Ang sinain ko na dapat ay panghanggang tanghalian namin ay naubos namin agad. Alam kong hindi talaga siya nagsisinungaling dahil sa dami ng kaning kanyang nakain. Halos kulang pa nga iyon dahil naghahanap pa siya. Pagkatapos naman namin mag-breakfast ay nagkaayaan kami maglakad-lakad sa tabing dagat. This time I told her na payag na ako kung ano man ang gusto niyang suotin. Basta ba't kasama niya ako at huwag na lang niyang uulitin ang ginawa niya noong nakaraang gabi. I apologize for that. Mahina at may pagkalambing ang boses ni Janella nang humingi ng dispensa sa akin. Nakaakbay ako sa kanya habang ang kanyang braso ay nakaikot sa bewang ko. Napabuntong hininga ako habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Huwag mo nang alalahanin iyon. Wala na yun sa akin. Siyang tunay sa naloloob ko. Paano pala yung lalaki? Nabugbog mo? May pag-aalala niyang tanong. Yeah. Diretso kong sagot. Hello? Eddie, I just paid him for the damages. Nadala ko naman agad sa pera kaya hindi na lumaki ang gulo at nasundan agad kita. Saglit na nanahimik siya. Huwag na huwag mo nang ulitin yun. Janella, please. Saglit akong tumigil sa paglalakad at matamang tinitigan ang kanyang mukhang ikinulong ko sa mga palad ko. Please, do not ever try to escape from me again. Do not ever try to harm yourself. Ayoko mawala ka sa akin. At ayoko na may ibang lalaki ang makakahawak sa'yo. It must only be me. Only me. Kaya nga, mine, diba? Nakita ko na namang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Inunahan ko na ng pahid iyon. Why are you crying, mine? Umiling-iling siya. Wala. It's just... Talaga nakukonsensya ko sa ginawa ko. I'm really sorry, mine. I promise, hindi ko na iyon uulitin pa. Kahit anong mangyari, hindi na ako aalis sa iyong tabi. Ipaglalaban din kita, no matter what happens. Ipaglalaban kita. At niyakap niya ako ng mahigpit. Habang papalapit kami ni Renz ay lalong bumibigat ang pakiramdam ko dahil sa kaba. Nandito na kami malapit sa isang ospital kung saan kami magpapacheck up ngayong araw. Malapit lang iyon sa beach kaya hindi na namin kinailangan pang sumakay. Kung anong kaba ko sa magiging resulta ay siya namang excitement ni Renz. May pila kaya kinailangan pa namin maghintay. At nang ako na susunod na yung ultrasound ay nagpilit pa si Renz kung maaari siyang sumama sa loob. Relax lang, Mrs. Sabi ng sonologist nang magsimula ng gumalaw ang device na gamit dito para sa akin, Trans-V. Kinakabahan kasi ako sa maaari maging resulta. Panayasilip ko sa monitor kung ano na bang nangyayari doon. Even though wala naman talaga akong alam kung paano magbasa noon. Maging si Renz ay nakitaan ko rin ang magkakahalong emosyon. Nangangamba kasi kami na baka may naging epekto ang pag-inom ko ng nagdaang gabi sa posibleng dinadala ko. Congratulations! Ngunit nang marinig ang masayang pagbati sa amin ng nag-ultrasound, ay automatikong naparamang aming pangamba. The babies are not harmed. They are safe. At malapit na silang mag-4 weeks. Halos magkapanabay na napareak kaming dalawa ni Renz. Babies? What do you mean, babies? Si Renz ang naunang magtanong. Ngumiti ng matamis ang sonologist. Babies? Ibig sabihin ay hindi lang isa ang magiging anak ninyo. But two? Dalawang fetus ang nakita ko kaya it's a double celebration. Congratulations, dahil dalawang blessings agad ang natanggap ninyo. Kindly please wait outside habang piniprint ko pang picture at ang findings ng ultrasound mo. Still, the sparks in Renz's eyes didn't fade. Hanggang sa makalabas na kami ng ospital. So sobrang tuwa at excitement niya ay panayang hawak niya sa akin dyan. Kahit naglalakad na kami pabalik sa aming suite. Nabili na namin lahat ng vitamins na kakailanganin ko at tinandaan namin na lahat ng mga payo at sinabi ng doktor sa amin. Mga do's and don'ts at kung ano-ano mga pagkain na makakatulong para sa malusog na pagbubuntis ko. Maging ako ay labis din ang tuwa. Though alam ko na medyo komplikado dahil dalawa itong nasa sinapupunan ko. Malayo pa man pero ang magiging gender agad nilang iniisip ko. Would they both male or female? O babae at lalaki?
You don't know how much you made me happy, mine. Paulit-ulit na hinalikan na rin sa mga labi ko pagkarating namin sa suite. Pagkway dumako naman siya sa akin dyan, hinimas-himas niya iyon. It's not only one, but two, mine. Napakaswerte naman natin. Hindi lahat na mag-asawa ay nabibiyayaan ng ganito at ibig sabihin noon eh. Ngumisi siya. 10 na lang. 10 na lang kailangan natin buuin and I'm so excited for that. Pinalakihan ako ng mga mata. 10 pa? Anong 10? Napapalunok na maang ko. Huwag niyang sabihin na tututuhanin niyang napagbiruan namin pag-uusap noon ni na Lola Biel. Ang bilis mo naman makalimot. Tumatawang sagot niya. Yung sa, no! Nandidilat pa rin na tuldo ko sa kanya. That was just a joke. Siyempre wala akong balak matutuhanin yun, no? Naihibang na ba siya? Gagawin talaga akong palay ang baboy. Ngunit bago pa ako muling makapagprotesta ay natawagan na niya ang isa sa mga katulong nina Lola Biel. Video call iyon at hindi nagtagal ay nakaharap din namin ang matanda. Pumasto kami sa may couch habang nakapatong ang cellphone sa may center table. Napatawag kayo mga apo. May sagla sa boses at mukha ng matanda nang batiin kami. Nasa likod nito si Lolo Robert na nung ay abala sa binabasang dyaryo at basa sa background ay tila katatapos pa lang na mag-breakfast ng mga ito. We have good news la. Si Rance na kanina papanayhima sa aking chan ang excited na sumagot. Ngunit hindi pa man namin nasasabi ang tungkol sa magandang balitang iyon ay tila may ideya na agad ang matanda. Pagkakaapo na ba ako? Tila kinikilig na tanong nito. Nagkatinginan at ngitian pa muna kami ni Rance bago isa sa amin ang nagsalita. Yes, Lola Biel. And guess what? Not just one, but two. We're having 2 babies, la. Kambalang una magiging apo ninyo sa tuhod. Kung nakakatalon pa ito, ay tiyak natatalon si Lola Biel dahil sa sobrang saya. Answered prayer. Diyos ko, maraming salamat po. Maraming salamat din sa inyo mga apo. Akala ko'y patatagalin niyo pang gawin ang hinihiling ko. Isa ito sa pinakamasayang balitang narinig ko. May tears of joy pang nanula sa gilid ng mga mata nito. Sa sobrang overwhelmed nito ay kinulbit na nito ang kasama na nasa likod na si Lola Robert. Narinig mo ba yun, Roberto? Magkakapo na tayo ng kambal. Oo. Rinig na rinig ko nga. Congratulations mga apo. Sana'y muli kayong makadalaw dito. Tumikim si Rance. Siguro po kapag nakapanganak ng misis ko. Ang payo kasi ng doktor ay bawal siyang bumiyahin na malayo. Hindi pa namin alam kung magiging sensitibo sa pagbubuntis si Janela. Basta, we pray na sana'y maging maayos sa magiging pagbubuntis mo, Janela. At sana'y maging malusog at walang problema ang mga magiging apo namin sa tuhod. Basta, Rance, you know what to do. Always show love and take good care of your wife. Kinabig ako na Rance at hinagkan sa noo. Siyempre naman la, kahit hindi mo ipaalala. What about your mom and dad? Alam na ba nila ito, iho? Alanganing umiling si Rance. Not yet la, but we'll tell them about it soon. I'm sure matutuwa ang mom at daddy mo dahil madadagdagan na miyembro ng pamilya. I'm wishing you all the best. If you have any problem, huwag na huwag kayong mahihiyan dumulog sa amin ng mga lolo mo ha? Opo la. Maraming salamat sa suporta nyo. Mag-iingat kayong palagi dyan. Hayaan ninyo at palagi kami mag-update ni Janela tungkol sa pagbubuntis niya para kahit malayo kami nakikita nyo pa rin ang mga nangyayari. Oo, apo. Aasahan namin yan, ha? Salamat sa maganda balita ninyo. Pati sa mga magulang ko ay ibinalita din namin na Rance ang tungkol sa pagbubuntis ko. Kambal po mga magiging apo ninyo. Masayang panimula na Rance sa nanay ko. Talaga? Naku eh, di ibig sabihin yan, Rance. Eh, 10 anak na lang pala ang bubuoy ninyo. Halos pataling reaksyon ni nanay. Ay, nay! Pati ba naman ikaw? Nanlalaki ang mga matang saad ko rito. Parehas na nagtatawanan ang dalawa. Si Rance at ang nanay ko. Abay, hindi ba sinabi ko na sa iyo na ipinagpaalam ka sa amin ang asawa mo? Na kung pwede kanyang anak ka ng marami... Eh, dosena daw kasi ang hiling ng lola niya, kaya dosena ang balak niya. Nakatawa pa rin, sabi nito. Habot talaga. Napangiwi si Rance na biglang kurutin ko ang tagiliran niya.
Talaga nagkakasundo kayong dalawa, no? Pagbabakasakali lang naman ang sakin, Mine. Aray! Nang hindi ko siya makurot ay ang buhok niya ang pinuntari ako. Siyempre, the more the merrier, di ba? Mabuti na lang at hindi iyon naalala na Lola Biel kanina. Kung hindi ay talagang magigisa ako nito. Puro ka talaga kalukuhan. Natatawa na lang nasaad ko. Munti ko pang masabi ang kahiligan. Huwag ka mag-alala dahil tinitiya ko na umabot man sa benta magiging anak natin. Lahat ay magkakaroon ng magandang buhay. Paniniguro pa na Rans. Ngunit imbis na matawa ay lalo ko siyang pinanggigilan. Aba, ngayon ay benta naman? Pumalatak ito. Masyado ko naman kasi seryoso, mind ko. Kinabag ako na Rans at akmang hahalikan ang labi ngunit naalala ko nakaharap pa nga pala namin sa camera si nanay kaya nag-iba ng direksyon ng mukha ko. Tumatawa habang pinapanood kami ni nanay. Jesus, kunwari pa kayo. Sige na, masaya-masaya ako para sa inyong dalawa. Janela, mag-iingat palagi dyan anak ha. Ikaw naman Rans, ipinagkakatiwala namin sa iyong anak namin kaya huwag mong pababayaan yan. Wala pa ang tatay niyo, may inaasikaso lang sa may palayan. Pero sasabihin ko agad sa kanya magandang balita. Wala kayong dapat na ikabahala, nay. Mahal na mahal ko pong anak niyo. Malambing na ani Rans. Kinabig niya akong muli at itunuloy na nga ang halik. Kilig naman sa nanay. Oo na, taniniwala ko. Sige na nga, papatayin ko na itong tawag. Nag-iingit pa kayo. Basta ambilin ko sa inyong dalawa ha, Janela. Huwag kang pasaway sa asawa mo. At ikaw naman, Rans. Halagaan mong maigi ang mag-ina mo. At si nanay na nga ang nag-off ng video call. Saglit na natahimik ang mundo namin ni Rance dahil nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Baka naman matunaw na ako niyan. Ako na ang bumasag ng katahimikan. Ngumiti siya, ngunit bigla ding sumeryoso ang aura. Isinandal niya ang sarili sa likod ng couch. Isinama niya ang katawan ko dahil nakaikot pa rin sa akin ang isinyang braso. Isinandal ko ang ulo ko sa kanyang dibdib. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapanumala. Mine. Isad habang nakatingala sa kisame at tila may pinapangarap. Dad, I'm going to be the father of your child. Muli ay dumako ang kamay niya sa may sinapupunan ko. And I promise to be a good father to them at sa mga magiging kapatid pa nila. Nahigit ko ang hininga. Talaga ba, Renz? There will be no contract anymore? Magsasama tayo hanggat gusto natin dalawa? Napapalunok na tanong ko. I heard his breath. Oo, tulad ng sinabi ko sa'yo. I hope we last hanggang sa pareho na tayong uugudugod. But then, bila na lang napalis ang galak na nararamdaman ko. Our love was so good to be true. Imagine, nakipag-aibol lang ako. Instant nagkaroon ako ng asawang bilyonaryo at gwapo. Up until now, I'm still skeptical kung paano iyon nangyari. How? Someone like Renz would deserve to marry someone who came from nothing like me. I mean, ang daming iba. Bakit ako na hindi makatakas-takas sa kanya? Gustuin ko man, ngunit isang titig lang niya ay para na akong magagayuma. But I know this happiness na nararamdaman namin ngayon ay hindi palagi nandirito. There would be our ups and downs. Alam kong maraming ayaw sa nangyayari sa amin dalawa pero sana kahit anong mangyari ay walang bibitaw. How long will you be gone? Nakangusong tanong ko kay Renz. Bumuntong hininga siya. I will try to come back later. Ngunit hindi na alis ang gusod sa mukha ko. Hindi ibig sabihin walang kasiguraduhan kung makakauwi ka mamaya. His left hand pat my hair. Hindi ko talaga masasabi, Mine. Pero hanggat kaya ko, susubukan ko makabalik. Kailangan lang talaga dahil maraming askasuin sa opisina. Mayaman ka din naman. Marami ng pera. Why don't just hire someone para mag-replace sa iyo kapag wala ka doon? Ngumiti siya. I can't because it's a family heirloom. Kapag ipinasok ang posisyon ko sa iba, baka tuluyan ang maagaw sa akin. Tayo din na mahihirapan niyan. Saan tayo kukuha ng pantustos sa ating mga magiging anak na 20? Gigil kong hinampas ang balikat niya. Seryosong usapan natin tapos haluan mo ng ganyan? I'm just trying to make you smile. Smile naman dyan, Mine, bago mala ako umalis. Hinawakan niya magkabilang gilid ng mga labi ko at in-stretch iyon para ako'y mapangiti. Pero hindi talaga ako mangiti-ngiti. Naiiyak ako.
Nasanay ako na nandyan siya sa bawat oras na gustuhin ko. Nasanay ako sa pag-aasikaso niya sa akin. Nang halos buong araw, ni mas mahaba pa nga ang oras na iginugugol niya nakasama ko kaysa doon sa may construction site. Tapos ngayon isang araw, bigla siya magpapaalam na babalik siya sa Manila para umattend na isang meeting. Hindi ba pwedeng through video call ka na lang makapag-usap sa mga ka-meeting mo? Uso naman yun, di ba? Kaysa mag-aeroplano ka pa, gagastos ka pa, magpapagod ka lang. Yumakap na ako sa kanya. I can't really let go. Narinig ko na naman ang mahaba niyang buntong hininga. They need me there physically. Bukod sa meeting, may iba pa akong gagawin. May mga pipirmahan, etc. Kung hindi lang talaga kailangan, mine. Alam mo naman kung gaano ka kahalaga sa akin. I mean, kayo. Alam mong hindi ko nga kayang malingat sa inyo kahit saglit. Babalik naman ako. I promise. I really promise. Sa uli, ay wala din ako nagawa kung hindi ang pumayag. Naiintindihan ko naman na trabaho niya iyon. Kaya lang, sadyang hindi ko makontrol ang emosyon ko. I always want him around. Gusto ko siyang laging nakikita. Oo na nga, pumapayag na ako, mine. But, I suddenly burst into tears. Ano ba yan? Bakit may pag-iyak? Pinupunasan niya mga luha ko. Because I will miss you. We will miss you. Mabilis na lumipas ang panahon at dalawang buwan na ang akin tiyan. Dahil dalawa laman noon, kung sa iba hindi pa umbok at halaga ang tiyan, sa akin ay mahahalata na. I will miss you too. You and our angels. Lumuhod pa sa ron sa harap ko at kinausap ang mga anak namin. Daddy will be back, okay? Daddy just had to work. Para paglabas nyo at paglaki nyo, mabibili natin lahat ng gusto nyo. Alright? So please, tell your mom na huwag na magtatampo. Because Daddy loves all of you. We love you too. Tumingkayad ako at kusang humalik sa kanyang mga labi. Siguro, dala lang ito ng pagbubuntis ko kaya ganito ang emotional imbalance ko. I did everything to survive that day. Kumain ako ng mga pagkain dinadala sa akin ni Miss Kat. Rance left her to monitor me. At hindi naman nakakalimot ang asawa ko na mag-video call kapag may oras siya. Palagi akong updated sa lahat ng ginagawa niya. Idinaan ko na lang sa pagtulog ang boredom ko. Ayoko siyang isipin ng malala dahil parang tinutorture ko lang ang sarili ko. Nang dumating ang hapon, hindi na masyadong naging updated sa akin si Renz. Panay ako tingin sa mga message niya. Iniisip ko na baka marahil ay busy siya or what if nasa flight na pala siyang pabalik. Mine. Day ko pang kinuryente dahil sa biglang pagising ng diwa ko nang marinig ang boss niya. He called me. Mine! Excited ko sagot. Ano po, uwi ka na ba? Narinig ko ang pagbuga niya ng hangin sa kabilang linya. Bigla ay tumahip na naman ang kakaibang kabog ang aking dibdib. Mine! May problema ba? Untag ko pa ng matagal bago siya nakasagot. He breathed audibly again. I'm sorry, Mine, pero mukhang hindi ako makakauwi ngayon. Sa isang iglap, ang kislap dahil sa tuwa sa aking mga mata ay napalitan ng pagluha. Para kong sinampal dahil sa sinabi niya. Something came up. Baka bukas na ng tanghali ako makakauwi. I'm really sorry, Mine. I hope you understand. It's part of my job. Inuwa ko naman lahat pero talagang kailangan pa rin ako bukas. Sinubukan kong intindihin siya dahil alam kong trabaho niya iyon ngunit ang pagtulo ng luha sa gilid ng aking mga mata ay hindi ko napigilan. It's okay. It's okay, understand. Pero ng mga oras na iyon ay halos sumabog na ang puso ko sa sobrang sama ng loob. Itong pinakaayaw ko sa kanya. Ang mga ngako siya pagkatapos ay hindi tutuparin. Talaga ba, Mine? I'm really sorry. I'm really, really sorry. Hayaan mo't babawi ako pagdating ko dyan. Tumangutang ako. Siguraduhin mo lang na sulit ang bawi mong yun kung hindi. Talaga magtatampo na ako sa'yo. Of course. I love you, Mine. I love you. Ngunit nang matapos ang tawag ay saka bumuhos ang luha ko. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ko maghapunan ay agad akong pumasok sa kwarto. Hindi pa rin maalis-alis ang lungkot sa mukha ko. Pakiramdam ko ay inabandona ako na Renz. Ni message ay wala na siyang iniwan pa sa akin pagkatapos ng tawag niya kaninang hapon. Ang dami ko ng message na isinend sa kanya. I really miss him already at pakiramdam ko, isang taon ko na siyang hindi nakikita.
Pabiling-biling ako sa higaan dahil hindi ako dalawin ng antok. Ikaw ba naman ang matulog maghapon? Mine, mag-reply ka naman. Okay ka pa ba? Ako hindi okay. Ramdam ka naman. Kung ano-ano tuloy na iisip ko. What if hindi na pala niya ako babalikan? What if inabandona na niya ako talaga? If you do that, talagang magsuswisid ako. Muli na namang rumagas sa luha ko. Inulam mo ako tapos ganito ang gagawin mo sa akin sa huli? Hindi ko na namalayan kung anong oras na. Matapos kong umiyak ay bigla na lang akong napatulala. Hanggang sa may narinig ako mga katok sa pinto.